Freshies! So, kumusta kayo? Oo, alam ko. Almost 2 weeks akong nanahimik. Sobrang na-busy lang talaga. At pasensyahan nyo na ang itsura ko. I'm going to bed soon. Ayan o, nakapantulog na nga ako. So, itong pantulog natin ay manipis kasi naka-on naman yung heater. And I think it's -1 degree ngayon. At nanood kasi ako ng Wednesday kanina sa Netflix. So, ibababa ko lang tong ating blinds kasi matutulog na tayo. And tomorrow is going to be, papatayin ko muna itong ating oil burner. So, tomorrow is going to be a long day, beshies. Kasi, magta-travel si na boss at ng buong pamilya niya. At may bilin siya sa amin na gusto niya pag-uwi nila ngayong Saturday ay naka-install na yung kanilang Christmas tree. So, hindi lang pala talaga sa Pilipinas yung nauuso ang Christmas tree. Dito rin sa Poland, or I think sa ibang parts din ng Europe. Oo. So, hindi rin kompleto ang Christmas nila pag wala silang Christmas tree. Actually, ganyan din kami sa amin, sa bahay namin. Kasi yung nanay namin, sobrang gusto niya talaga ang Christmas tree, lalo na ang belen. Para sa kanya, hindi Christmas ang Christmas pag walang belen or walang Christmas tree. So, ngayon naman, beshies, when I check the time, it's already 12 midnight, kaya matutulog na tayo. Alright, matutulog na tayo, beshies. At bukas ulit tayo magchichikahan. So, ayan, nakahanda na ang ating bed. So, papatayin ko na ang ilaw. Ayan, kasi matutulog na ako, beshies. At sana kayo rin matutulog na rin kayo. Ayan. So, syempre, magdadasal muna tayo bago tayo matulog, no? Kasi para bantayan tayo ni Lord at ng ating mga guardian angels. So, beshies, yung prayer ko ay hindi naman sobrang haba talaga. More on pasasalamat lang. Kasi para sa akin, binigay na ni Lord lahat ng kahilingan ko last year. So, I have nothing to ask for more. Tama ba? I could not ask for more rather. So, ngayon, more on pasasalamat na lang talaga ako. And syempre, pinagdadasal ko rin yung pamilya ko, yung mga taong genuine na nagmamahal sa akin. So, ngayon, beshes, matutulog na tayo kasi para hindi tayo marag bukas. Para, okay yung gising natin at maging maganda yung feeling natin, di ba? Ayan, unat-unat muna tayo ng ating mga ano ba to? Bukton ba? Hindi ko alam. Nakalimutan ko kung ano siya sa Tagalog. Pero, okay. Sarap niga. Good night! See you tomorrow! Bye! Good morning, beshies! So, pagpasensyahan nyo na ang boses ko. Kakagising ko lang talaga at earlier than usual ang oras ng pagising ko ngayon. It's still 5:30 and usually nagigising ako at 8 a.m. So I'm having my cappuccino here. This is with double shot coffee. Tapos meron din akong dito? Sandwich na may butter at naglo-loading ang utak ko, pagpasensyahan nyo na, beshies.
Nasa isip ko lang siya. Ay, Diyos ko. Ano ba to? Basta favorite. Isa to sa favorite fruits ko. Diyos ko, nakalimutan ko. Nasa isip ko lang siya, pero hindi ko siya masabi-sabi. Hindi ko alam. Nakalimutan ko. I-check ko pa. Wait. I-research ko ha kung ano yan. Grabe, naglo-loading talaga ang utak ko ngayon, beshies. Basta kanina, nauhaw lang ako tapos gumising ako para uminom ng tubig. And then I tried to sleep again pero hindi na ako makatulog ulit. Kaya eto, bumangon na lang ako at nag-breakfast. Super early breakfast. Chine-check ko kung ano to. Kasi nakalimutan ko talaga. Ano ba itong nangyayari sa utak ko ngayon? So, hinahanap ko yung translation. Isa pa itong cellphone ko, naglo-loading din. Okay. Ah, ayun pala. Peach. Peach jam. Oo. Ayan, oo. Peach jam. Diyos ko. Oo, peach jam pala siya. Masarap to, beshies. For the first time, naka-try ako ng peach jam. Ang tahi-tahimik ng bahay, beshies. Wala kasi sina boss ngayon, nag-short vacation sila sa ibang bansa. Bukas pa sila uuwi. So, ang kasama ko dito ngayon ay yung isang housekeeper din na Polish. Hindi kasi siya nagsasalita ng English at ako rin hindi ako marunong mag-Polish. So, hindi kami nakakapag-usap. So, ngayon ay maglalaga ako ng mga patatas kasi gusto kong kumain ng mashed potato. Oo, mashed potato for lunch. Meron akong i-share sa inyo, beshies. Actually, kahapon, merong news anchor from one of the radio stations in Cebu na nag-contact sa akin sa Facebook page ko. Tinanong ako kung pwede ba akong ma-interview in regards to the life of an OFW here in Poland. Siyempre ako, makapalang mukha ko kaya nag-agree na ako immediately. Kahapon sana yung interview pero sobrang busy tayo kahapon, kaya ngayon na lang. So in 29 minutes, magsisimula na ang interview natin sa kanila. Ngayon ay kachat ko sa messenger ang isa sa mga technicians nila kasi tatawag daw sila sa atin or sa akin sa messenger. Nakakatuwa lang kasi
ko alam kung paano nila na-discover yung Facebook page ko. Siguro through hashtag, kasi nilalagyan ko ng hashtag yung mga post ko sa Facebook page ng OFW in Poland, yung mga ganun. So I'm so honored na maimbitahan ng interview galing sa kanila. I mean, I'm so honored na makatanggap ng invitation for an interview mula sa kanila. So ang pangalan ng radio station ay Bombo Radio sa Cebu. So actually kinakabahan ako, pero wala silang ibinigay na script sa akin. So magiging impromptu lang yung interview, kung whatever their questions, sasagutin ko na lang. Pero kanina nag-inform agad sa akin yung isa sa mga news anchors nila na magse-segue daw sila tungkol sa FIFA World Cup, kasi nakasali sa top 16 yung Poland sa FIFA World Cup. Bahala na, ewan ko lang kung ano yung mga maisasagot ko sa kanila, kasi sa totoo lang kulang ako sa tulog kanina, pero ayoko na kasing magpabibo or magpaduding sa kanila. Ayokong laging mag-delay-delay ng interview at baka mawala yung chance natin na ma-interview ng isang radio station. So this is also I think an opportunity for me, kasi never pa akong na-interview ng mga news anchor or sa radio station in regards to my life here in Poland or as an OFW. Sorry, nauutal na naman ako. Nabubulol na naman ako, beshies. So, excited ako na kinakabahan. So, beshies, natawag na raw sila sa messenger ko. I'm just waiting for my phone to ring, kasi sabi nila na after commercial ay tatawag na raw sila. Okay, balik sa Radyo Basto Aga. Tulungan ng Aga Zona Libre sa Agiapon. Inyong mga boss na agad sa kami, ang Yonkorman Bongo Juna Salde. At lakawan ni si Mar Parnik, di ka nasab sa nasod nga Poland. Diyan sa Pikas din niya. Ma'am, mayong gabi, hindi ha kanimo. Sir, dzień dobry! Good morning from Poland. Buntag pa rin niya sa Poland, ma'am? Oo. Kung sa orasan na rin sa Poland? Mga 11, kapin. Actually, wala dyan ako siya na check ang oras, sir. Pero murag ko, ana, hapit na mo 12. Ah, okay. Mm-hmm. Pagkusta man ang kuwan na rin, ang climate, yes, sa inyong lasot? 30 jung tugnawa. Well, for me, kay gikan man jud kog tropical country, no, ang kuan, ang Pilipinas, sige mong yung summer. Unya mo man ni first time na kung pagani din hi. Negative 3 taron din hi, sir. Tugnaw jud kanang gaaso mag-aso-aso imong ba og mustorya ka sa gawas. Ang Poland, asa niya siya nga nasod dapit? Kung sino lang ang silingan niya ng mga countries? Sa Europe siya, sir, ang silingan niya nga countries kay tupad ra kay siya sa Germany, dayon Czech Republic, tupad po siya sa Ukraine o sa Lithuania. Okay. Kung sino yung mga dominant religion niya, ma'am? Catholic. Ah, Katoliko. Oo. Okay. Mutuo sila ginoon. Ang ba niya mga religion? Ano sa man? Na ay Protestant. Basta usually mga Christian din he, sir. Pero ang dominant jod is kuan Catholic. Ang akong host family din ni kuan Katoliko sila. Basta ang mga tao sa Poland, how they celebrate Christmas, ma'am? Kuan, dili man pareha sa ato ang nga, di ba? September pa Pasko na. Then di kay di
dinhi kay kuan, maopay pagtindog sa ilang Christmas tree, pero ang similarity is dinhi naapod sila yung Noche Buena, na sila yung kanang Christmas Eve. Magluto sila o 12 ka lain-laing potahe pero walay karni, isda ra o mga utan. Dayon na o naa sila gift. Of course, dili uso ang exchange gift. Kana ra yung muhatag ra gid walay something in return. Hmm. Nganong walay karne? Nganong puro isda, ma'am? Mura jud ko may tradisyon nila, sir. Pag-ingon sa pagkamutanan ako sa kuan, ako ang employer din he. Okay. Walay rason? Walay rason. Tinuuhan ragid nila. Pero mga ones lang karne ang mga tao sa Poland. Oo, kuan sila. Kanang, halos kada adlaw silang mga unog karne din he. Pero except ra jud anang kuan Christmas Eve. Dili, wala ko na yung karne sa ilang putahe. Napo yung mga simbang gabi, mga rolling, mga exchange gift, mga pabuto, panahon sa papapasko? Wala, sir. Wala yung mga karoling. Simbang gabi? Kuan na. I'm sorry? Simbang gabi? Wala sila yung simbang gabi. Kuan na ginilahan, get together sa family o mga close friends nila. Party-party? Oo. Pero wala yung mga paboto, fireworks? Wala. Ah, okay. So simple ra, no? Sorry, sir. Wala ko ka, dungog ka. Simple ra ang mag-celebrate ang mga tao sa Poland? Oo, simple ra ka yung ilang celebration. Okay. Pero importante sa nila din yung sir nga kuan, na agyoy Christmas tree ang balay. Magpariharapod sa ato ang kuan. Mumatter yun ang mga decoration, silang balay. So, ang mga balay niya, doon nag mga Christmas tree kasagaran? Oo. Ibig New Year, magsugat sa bagong tuig. Unsa ang mga tao sa Poland mag-celebrate og New Year? Usually, manggod, basta New Year, mamakasyon mo ko na sila. Ato sila laing lugar, like laing country. Pero na sila, naapod sila yung New Year countdown din he. Ang pinakanindot yun nga New Year din he sa Poland, dito sa Krakow. Unsa yung imo ang naobserbaran, panahon sa New Year, sa mga tao, nagkama mag-inom, magpabuto, mag-salo-salo? Walay pabuto, pero naay inom, naay salo-salo. Mm. Kay kusog pod sila manginom yun. I think halos tanan de gang Europeans, kusog jud sila manginom. Ang atong kultura diri sa Pilipinas, panahon sa New Year, masulog tag polka dots, magbutang tag sinsiyos bulsa, magsaba-saba ta, magpabuto ta, kay aron pagwagtang di malas. Iunala ba ang mga Filipino diha or ang mga tao diha nga mag-celebrate og New Year? Dili, sir. Kuan ra siya, kanang get together gyapon siya sa family. Dayon ana sila murag mag-catch up sa ilahang mga panghitabo sa kinabuhi, especially sa mga pamilya nga nagkatibulaan, dayon iusa dinhi pagka New Year. Pero walay mga pabuto, wala nang langas-langas. Walay kuan, walay mga suot o polka dots. Ah, naa gani mag-itong New Year din he. Wala sa mga tuo-tuo? Wala. Wala sa na nila. Kana na ang kuan, kanang simple na po dahil kayo ang pagsugat sa bagong tuig diya sa inyong nasod? Oo, simple ra kayo sila at ang ilang kuan, ang ilang style sa pagsugat sa bagong nasod din he. Greece, Pilipinas, magandang tag-tracy ka mga prutas para swerte. Diha, o sabay yung langga ng mga pagkaon? Walay ingon anak, sir. Magkuan na sila, magluto sila, syempre, o pagkaon, dayon mag-dinner. Pero wala ng mga tracy ka prutas din sa Poland. Finally, Beshies, natapos din ang ating interview with the Bombo Radio Cebu. Kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi ko kanina sa news anchor na nag-interview sa akin. Pero at least naman,
nasagot natin ng maayos yung mga tanong nila. So nagtanong sila tungkol sa FIFA World Cup kasi nga napasok sa top 16 ang Poland. So ayun na, Beshi, back to work na naman tayo ngayon. I see trees so green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself.